Hello mga guys. Kamusta po kayo dyan mga ka-OFW? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Jundo Inog, para po maghatid sa inyo ng mga pawang katotohanan lamang na mga mainit na balita sa kadahilan ng marami po akong nababasa ngayon na mga ulat tungkol po sa karagdagang bayaran para sa ating mga OFWs. Hello po, Ma'am Roxanne. At sa dami po na babasa ko ngayon sa online, sa mga social medias, ako po ay naisip gumawa ng vlog. Kaya gagawin ko po ito ng mga storya. Bayaran po natin mga bayaran po sa PhilHealth. Lumaki po ang contribution na inihingi ngayon ng PhilHealth. Sa dati pong 2,400 na bayaran, ngayon po ay naging 21,600 dahil po sa 3% na dinagdag. Mandatory po ito. Ito po babasahin ko para po sa dagdagang kaalaman po natin mga OFW dyan. The Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, reiterated it has increased the contribution of overseas Filipino workers to 2-3% of their monthly salary, but the position this is a measure of gaining transaction online. Under Philippine Health Circular 2020-004-14 dated April 2, 2020, the agency mandates OFWs whose monthly income ranges from 10,000 pesos to 60,000 pesos to pay 3% of increase from 2.75% in 2019. The premium of overseas Filipino shall be computed based on their monthly income to be paid in Philippine peso, equivalent in accordance with the terms of payment corresponding due dates of prescribed by the Corporation of Circular Read. And 2020 is considered as a transition year with 2,400 initial payment prescribed, which can be paid in full or in quarterly payments under a settlement period of 1 year. The circular also states that from January 1, 2020, the minimum acceptable initial payment is a 3-month premium based on the prescribed rate at the time of payment. Ayan po mga kababayan, kaibigan ko dyan na OFW. Ayon po dito mandatory po ang bayaran nating mga OFWs sa 3% po. So napakalaking bagay po sa atin to na karagdagang bayaran, napakabigat po para sa ating mga magagawang Pilipino. Ano pa tinawag tayong mga bagong bayani? Sa kabila po ng lahat pahihirapan din pala tayo. Meron pong benefits para po sa ating mga OFW itong ginagawa nilang karagdagan, lalo na po sa mga may beneficiary, yun po may kinabang. Although, this is unfortunate para po sa mga iba nating kababayan dyan na paano po yung maliliit ng sahod lang po. Nagre-range lang po ng mga 20,000, 30,000 pesos. So, napakabigat po para sa kanila ang ganitong mandatory payment. So, napag-isip ko po. Sa akin pong opinion ay hindi po karapat-dapat na ibigay po sa ating mga OFW ang ganitong mandatory payment dahil hindi naman po pare-parehas ang sahod. Lalo na po sa ating mga kababayan dyan na na-lockdown din. Halos hindi po naasikaso ng kanilang mga kumpanya. Gumagawa rin sila ng paraan para po sa kanilang mga pamilya na madagdagan ng kanilang may padalang sahod. Ito na naman po nakaambang sa ating mga OFW, karagdagang pahirap po. Diba? Diba tama po ako? Yung mga may hirap na nakababayan natin na gustong mag-abroad para po makapagpundar, makatulong sa pamilya nila, bibigyan po ng ganitong bayaran, lalo po silang mahihirapan.
Yes, para po sa ating mga official dyan po sa PhilHealth, pag-isipan nyo po munang mabuti. Okay? Na proklama na po ni Presidente. Excuse me. Pasensya na po kayo. May magulo na naman dito sa akin. Huwag ka muna magulo. Pasensya na mga guys. Ganyan talaga. may bubit sa likod. Pero ito po ay real talk po mga kaibigan. Dahil po nakasalali po sa ating mga OFW ang ating nakaatang po sa atin paano po makatulong sa gobyerno, pero sa maling paraan po ito. Kung di po nagkakamali, masyado pong unfair para po sa ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Nagpapakahirap po sila doon, pero may nakaatang na pabigat po sa kabila ng... Opo, naisip po natin na kailangan po ng gobyerno na ng pundasyon para po sa mga relief or sa ating mga magiging... excuse me, pasensya na mga guys. Talagang may magulo lang po dito sa anak ko. Ganito po yan eh. Ang nangyayari po sa ating bayan ay mahirap po. Natanamaan po tayo ng COVID. So gusto po natin makabangon agad. Pero kulang po ang ating pondo para po sa suporta sa gobyerno. Although may kabutihan din naman po itong magagawa, pero mas mabigat po para sa mga OFW na magdagdag po ng ganitong bayaran. Na sa 2,400 mapupunta po sa 20,600 per year, at pag hindi po nabayaran yon, kasi mandatory, magkakaroon po siya ng interest. Although na meron po siyang partial na payment, mabigat pa rin po to sa ating mga kababayan. Kaya po sa ating gobyerno, sana po nananawagan ako na mapansin po ito bilang pagkondena po natin sa ating official, dahil po hindi po biro para sa ating mga ka-OFW dyan, lalo na po sa mga tinamaan din na lockdown po sa ibang bansa. Hindi po sila makapaghanap buhay. Namumblema din po sila. Mihingi din po ng tulong. Paano natin sila matutulungan? Ang nagbigay nga po ng tulong, ang OWA na 10,000 pesos. Pero ano po ang kapalit? 21,600. Doble po ang kapalit naman para po sa PhilHealth. Kaya... kung ako po ang tatanungin, mas maganda pong i-donate ko na lang to sa mga mas nangangailangan ng ganitong halaga na sosobra po. Gaya po ng 21,600, 22,400 lang babayaran ko. Ang sobra po, i-donate ko na lang po to sa mga gaya po nung nasunugan. Yung mga mas nangangailangan ng tulong po sa ganitong paraan, mas makakatulong po tayo. Dito ba? Para po sa mga gusto dyan mag-like, mag-share, at sa mga gusto pa mag-subscribe sa aking channel, ay puntahan nyo lang po Idol June TV. At ako po ay magbibigay ng isang kabambigas po sa mas maraming makakapag like and share po sa channel na to. Tandaan nyo mga kaibigan, mga kababayan ko dyan, the more na share and like, may one kabambigas po kayong matatanggap sa akin. Ipapadala ko po sa inyo. Kung hindi niyo po kung nandito po kayo sa Metro Manila, isang kabambigas. Pero kung nasa probinsya kayo, papadala ko po sa pera padala sa mga Palawan. Mag-message lang po kayo pagka kayo pong napili kung makikita ko po 'yan. Sa mga magse-share diyan, lalabas po 'yan. Ipakalat po natin to para po din po to sa ating mga kababayan na dapat natin mas kailangan tulungan. At ako po'y medyo nasaktan din po dahil sa rin po ang OFW. Nasa tingin ko po hindi naman po tama yung ibinigay nilang karagdagang 3% para po sa bayaran namin mga OFW. Although alam ko pong may kabutihang magagawa po dahil karagdagang pondo po to sa ating bayan, pero mas maganda po kung makakarating to sa mga poorer of the poorer. Poorest of the poor pala, mga kaibigan.
Ayan, sa akin po, huwag po kayong makalimot i-share yan. Like, di po ako nagbibiro. Isang kabambigas po yan sa inyo. Parating ko sa inyo. Shoutout na lang din po sa inyong mga nanonood dyan. At nandito lang po ako sa Nueva Ecija, nagpapalamig. Nag-aabang ng biyaya sa May Kapal. Kaya ingat-ingat na lang po sa mga nasa abroad. Stay home na lang po kung wala pa pong pasok, para makaiwas po tayo sa karamdaman dyan sa COVID. At God bless po sa inyong lahat. At bago po matapos itong lockdown na to, mamimigay po ako ng mga relief goods din po dyan sa ating mga kababayan sa Manila. Pagbalik ko po dyan. At makatulong din po tayo sa gobyerno. Yan po ang aking tatayong fundraising para po sa ating mga kababayan dyan, sa mga kabasketball ko dyan. Makatulong po tayo dahil talaga pong sobra po ang hirap na tinamaan ng mga kababayan natin din dito sa Pilipinas, na nakakaawa po sila. Ako po ay nadudurog ang puso ko sa mga taong nahihirapan din po. Kaya tulong-tulong po tayo, mga kaibigan, mga guys. Hanggang sa muli po, salamat po sa inyo sa mga panonood nyo. Huwag nyo kalimutang mag-share, mag-like, at subscribe po sa akin channel. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Sa inyo po. Sige po. Hanggang sa susunod po. Bye-bye.